Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians, chapter 3, verse 20. Sa Kanya na makagagawa na higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Be empowered from within. So sa English Bible po, sabi po dyan, according to the power that works within you. Dapat po tayo pong nakapag-isa na kay Kristo Jesus, maunawaan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At alam po natin na kapangyarihan ng Diyos ay nananahan na po sa ating po mga buhay from within. Kaya napakahalaga po maunawaan natin yung mga katotohanan at paniwalaan natin yung mga katotohanan na sinasabi ng Biblia kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. So unang-una po, we must believe that we are a new creation in Christ Jesus. All things are new. So ibig sabihin po yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tayo po yung mga bagong nilalang na kay Kristo Jesus. Hindi mo man nakikita physically na ikaw ay nagbago, dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo Jesus, ikaw ay bago ng nilalang. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na at nilimot ng Diyos, sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 17. Bakit kailangan gawin ng Diyos yun? Kasi gusto ng Diyos na maging malinis ang buhay mo. Pangalawa, alam naman po natin ang kasalanan ang dahilan kung bakit po tayo nagiging failure sa buhay. Kaya inalis po ng Diyos yung problemang yon. At sa pamamagitan po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayo ngayon sa paningin ng Diyos ay bago ng nilalang. At isipin po natin that the inner man is being renewed day by day. Yun po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Hindi mo man nakikita agad yung pagbabago, may ginagawang pagbabago ang Diyos from within. Kailangan manampalataya ka na kumikilos ang Diyos from within you. So napakahalaga po ng katotohanan na yon, kapatid. Pangalawang katotohanan, dapat maunawaan po natin, all things are ready. So dahil po sa ginawa ng Diyos, yung paghahari niya ay dumating na po sa ating buhay. Yun po sinasabi ng Luke 17 verse 21, the kingdom of God is within you. Yung paghahari po ng Diyos, hindi mo yan makikita physically, pero makikita po natin yan sa buhay ng mga taong kumilala kay Kristo Jesus. Pinaghari nila si Jesus sa kanilang buhay. Kaya ano po ang ibig sabihin noon? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, kung hahanapin po natin ang Diyos at ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay na kailangan po natin sa buhay na ito ay hindi po tayo magkukulang. So ang sikreto po ay kung uunahin natin ang Diyos sa ating buhay at lumakad po tayo sa katuwiran po ng kanyang salita. Hindi tayo magkukulang, mga kapatid. Lahat ng mga pangangailangan natin, sabi ng Biblia, all these things shall be added unto you. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3, everything we need for life and godliness. Lahat daw po na kailangan natin sa buhay na ito ay inihanda na ng Panginoon. So hindi mo man agad nakikita yan, kapatid, ano po, manampalataya ka. All things are ready. Nakahanda na po yan para sa'yo. At ang sabi ng Psalm 34 verse 10, those who seek the Lord lack no good thing. Walang pagkukulang yung mga tao na patuloy na lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Panghuli po, dapat makita natin na all things are possible. Paniwalaan po natin yan na lahat ay posible sa nananampalataya. Yun po sinasabi ng Mark chapter 9 verse 23. Kaya sa buhay na ito, ano po, lahat po ay posible kung tayo po ay mananalangin, mananampalataya ng sangayon po sa salita ng Diyos. Yun po sinasabi ng John 15 verse 7. At sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20, ano po, hindi daw po natin kayang isipin, ano po, yung ano mo mga bagay na sabi po ng Biblia na parang mahirap natin isaisip o gawin, pero pagka iyan ay pinagkatiwala natin sa Diyos, wala pong imposible. Sabi rito sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. So dapat makita po natin yung kapangyarihan na yan. Yan po ang magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay na ito. So again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang tayo daluyan ng pagpapala
manatili po tayo sa kanyang salita.